Good day mga bossing! For today, may bago tayong accessory na ikakabit kay Suzuki Espresso. Ito ay rain visor or yung iba tinatawag na rain guard or window guard, pero mas kilala to sa tawag na rain visor. And kudos sa seller ng accessory na to kasi okay siya nung dumating, secure, binalot sa box and nakatape siya. Then buksan natin to make sure na okay yung item. Pagtanggal ko ng box na nakabalot mga bossing, meron pa siyang bubble wrap na nakabalot sa mismong item. And then, tatanggalin ko na tong bubble wrap na to. Na-unbox ko na at na-unwrap ko na sa bubble wrap mga bossing at napakaganda niya. Ayan oh, meron pang logo ng Espresso. Napakakinis, walang gasgas, maayos na maayos yung pag-deliver itong item na to. Napakadali lang nito ikabit mga bossing. Meron siyang adhesive tape na kasama. Ayan. 3M yung nakalagay. So hopefully original na 3M to para talagang madikit at matibay. Hindi siya matanggal sa pagkakabit. Una natin gagawin mga bossing is linisin yung part kung saan natin ikakabit yung rain visor. So punasan ko lang muna and then sprayan ko ng alcohol to make sure na matanggal yung mga alikabok or kung ano mang dumi ang nakakapit dito. Kasi siguradong may dumi yan eh. After nating malinisan at masigurong tuyo na yung ating pagkakapitan, pwede nating idikit itong ating rain visor. Sa part na to, meron yung nakaumbok. Ayan. Bali, dito naman sa pagkakapitan, nakalubog naman siya. Ipagtatama lang natin sila mga bossing para ma-align natin yung rain visor. Ganyan lang oh. Ayan. And then, kakabit na natin using yung 3M adhesive na kasama dito kay rain visor. Tanggalin ko na to. Ayan. Nang matanggal ko na, pwede na natin ikabit. Bali, hindi ko muna tatanggalin lahat ng cover ng adhesive. Sa part na to, konti lang yung tatanggalin ko. Medyo mahirap tanggalin. Madikit talaga siya. So I think original na 3M yung kasama talaga dito. Kasi madikit na madikit siya eh. Ngayon, pwede na natin ikabit itong ating rain visor. So again, yung nakaumbok saka sa nakalubog na part, ipagtutugma lang natin yan. Yan, nakalubog. Diyan natin i-align itong ating rain visor kagaya nito. Dahan-dahan lang mga bossing, huwag niyong madaliin para maganda yung pagkakabit natin malinis. Ayan, kakabit ko na siyang ganyan. Ito lang naman yung challenge dito, yung pag-align. Pero napakadali lang, kayang-kaya nating i-DIY to para hindi na tayo magbayad. Pero kung may pambayad naman kayo, you can still go to any auto shop na preferred nyo. Pero pagkabit ng rain visor is do it yourself lang naman yan eh. Napakadali lang. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ayan oh. So, hindi ko tinanggal lahat ng cover ng adhesive. Dahan-dahan lang. And natatanggalin ko na yung natitirang cover ng adhesive dito sa unahan ng ating rain visor. Habang tinatanggal ko yung cover ng adhesive, unti-unti ko siyang dinidikit. Ayan, ganyan lang. Napakadali lang para ka lang talaga nagdikit ng sticker. And then, ipipress lang natin ng towel or basahan to make sure na walang hangin or bubbles doon sa ating adhesive para talaga nakalapat siya madikit at hindi madaling matanggal. Ayan. Dito pa lang sa driver seat yung inuna kong ikabit para madaling i-align doon sa kabila kasi kailangan straight yan eh. Ikakabit ko na rin yung rain visor dito sa passenger seat. Ayan, dito sa likod. So, same lang ng ginawa natin sa unahan. Nilinis ko lang ng alcohol. Ganyan. Importante ito mga bossing kasi kung hindi nyo lilinisin, basta nyo na lang ikakabit. Kapag may dumiyan at sigurado akong meron, alikabok, hindi didikit yung adhesive eh. Matatanggal yan, sayang lang yung rain visor nyo. So, napaka-importante ng step na to. And then, same lang din, meron tong nakaumbok sa part na to. At doon naman sa pagkakabitan niya, nakalubog naman. So, ayan. Madali siyang i-align kasi nakahulma na eh. Ganyan lang. Sinukat ko muna.
para may idea ako kung paano ko siya ikakabit ng mabilisan. Ganyan lang. And then, tatanggalin ko na yung adhesive tape. Same lang din ang ginawa natin sa una. Hindi ko muna tatanggalin lahat ng cover ng adhesive tape. Konti lang sa part na to. Kasi pag tinanggal ko kagad yan lahat, didikit kagad yan dun sa window ng ating sasakyan. Mahirap nang i-align. Ganyan lang. Itutugma ko lang dun sa part na nakalubog sa sasakyan. Dahan-dahan ulit. And then, once na madikit ko na yung pinakadulo at sigurado na ako na straight, medyo ipipress ko lang. And then, unti-unti ko nang tatanggalin yung the rest ng cover ng ating adhesive. Yan, press ko lang din dyan sa part na yan. Medyo sisipat-sipat ko pa para siguradong pantay. And then, tatanggalin ko na dahan-dahan yung the rest nung cover ng adhesive. Napakadali lang niya mga bossing eh. Ganyan lang siya kasimple. Then, same thing ng ginawa ko kanina. Nagamit ako ng basahan para i-press yung adhesive na yan. To make sure na nakakabit siya ng husto. Yan, ganyan lang kasimple. Nakabit na namin ni Mrs. Inuna naming iparap yung roof nitong si Suzuki Espresso bago kami nagkabit ng rain visor. Kasi naisip ko kung mauuna yung rain visor tapos magpapa-dual tone kami, baka maging hadlang itong rain visor para maging pulido yung pagkakagawa kasi nakaharang siya sa window eh. So inuna namin yung wrap bago yung rain visor. Ang rain visor ay hindi lang pang forma or pampapogi. Maraming naitutulong ito sa ating sasakyan. Halimbawa, kapag umuulan, malaki ang naitutulong nito upang hindi masyadong mabasa ang side window ng ating sasakyan. At dahil doon, mas malinaw nating makikita ang ating side mirror. So, iwas aksidente na rin. Kahit umuulan, pwede mo ring buksan ng bahagya ang side window kung gusto mong may pumasok na hangin nang hindi pumapasok ang tubig sa loob ng sasakyan para hindi tayo mabasa. Kapag nagpark ka naman sa mainit na lugar na walang bubong, maari mo ring ibaba ng bahagya ang bintana para hindi masyadong maipon ang init sa loob ng sasakyan. So para sa akin, itong rain visor is importante na meron tayo sa ating sasakyan kasi hindi lang yan pampapogi. Maraming naidudulot na maganda yan sa ating sasakyan at dito kay Suzuki Espresso. Kung gusto nyo rin bumili ng rain visor mga bossing, yung link ilalagay ko na lang sa description below. Sobrang mura na nito mga bossing compare sa ibang seller. Yung ibang seller kasi ang price ng item nila is nasa 1,600. Ito, murang-mura lang at hindi ito sponsored video mga bossing. Dito na namin tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa panonood mga bossing. Ride safe and have a good day!